Ito na. Nandito na. Dumating tayo sa kwento kung saan magsisimula ng panibagong yugto. Kung saan iiwanan ang nakaraan, ang bahid ng luha'y pupunasan at haharap sa kinabukasan. Sa kinabukasan na kung saan ay walang iba kundi tayo lang. At di ko maiwasang makaramdam ng saya dahil tila nakikinig ang mga tala. Na tila ba bawat bulunggoy dinadala ng hangin sa langit mula sa lupa. Na bawat letrang lumalabas sa aking bibig. Sinasagot ng bawat kinang ng mga bituin. Ngunit paano nga ba tayo nakarating sa yugtong ito? Magsimula tayo sa laro ng tadhana na ang tagu-taguan na ginawang laro ng ating kwento. Kung saan tayo ang taya at oras ang siyang nakapusta. Para na rin tayo nakikipagpatintero sa orasan. Kung saan tayo ang buwardya at bawat yapag ng mga minuto'y mabilis na lumalayo. Pero paano nga ba? Paano kung nakakaramdam tayo ng pagod? Titigin na lang ba tayo at susuko? Sa totoo lang, nakakapagod maging taya. Nakakapagod makipagpatintero sa mga segundong pumapatak na parang luha. Nakakapagod makipagtago-taguan sa mga minutong sa atin ay nagdadala ng ulan. Pilitin natin huwag mapagod. Hindi tayo maaaring sumuko. Lalaban tayo sapagkat alam natin may dahilan ang lahat ng ito. Muli natin isusulat ang ating kwento. Pipilasin ang mga pahina na nagdulot ng luha. At papalitan ng ngiti at tawa. Magsimula tayo sa umpisa. Babaguhin natin ang lahat ng eksena hanggang sa dumating tayo sa yugtong ito na kung saan ito ang bagong simula ng ating kwento. At sa ating pagsusulat, sana'y makalimutan natin ang bawat letra ng lungkot at luha at mapuno natin ang giti at saya ang bawat pahina. At muli, nakaramdam ako ng tuwa sapagkat alam kong nakamasid pa rin sa akin ang mga tala na bawat bulunggoy ginadala pa rin ng hangin sa langit na tahanan ng mga bituin. Pinapakinggan pa rin nila ang ating mga hiling. Sapagkat sino mag-aakala na sa parehong mga tala, tayo tumitingala.